Bawan or miniswam bola-bola? Walang bola to. Tara, turo ko sa'yo. Una, syempre, magpe-prepare lang tayo ng mga kailangan. At dito muna tayo sa mga gulay. At ituturo ko sa'yo kung paano diskarte para mabilis matanggal ang balat. Una, tanggalin mo sa sugpungang bawat isa ang bawang. Pagkatapos, pitpitin mo ng bahagya. At kapag napitpit mo na, madali mo nang makukuha ang mismong balat niyan. At kapag natanggal mo na yung mga balat, napakadali mo na i-chop yan. At isa yan tip sa mabilisang pagtanggal ng balat. Oh, dito naman tayo sa sibuya. Siyempre, tatanggalin natin yung balat niyan. Hindi naman nakakain yan. At magpe-prepare muna tayo sa ating panggisa. Hiwain lang natin ng pahalang katulad ng ganyan. At kung gusto mo matutong maghiwa ng katulad ng ganyan, bumili ka ng isang sakong sibuyas at mag-aral kang maghiwa. Tinitiyak ko, pag naubos mo yung isang sakong sibuyas na yon, magaling ka ng maghiwa. Ngayon naman, gagawa tayo ng chop of onion. Ito naman yung pangahalo natin sa ating karne. At meron ako na dilihensya sa palengke. Hipon, mura ko lang nakuha. Adi kasi yan nagtitinda. Ika nga sa hipong, kain katawan, tapon ulo. Pero sa ngayon, hindi natin gagawin yan. Kailangan natin yung mismong ulo. At kapag natanggal mo na ang balat, pwede mo nang chop-chopin din yan. Katulad yan, no? Oh, chop na chop yan, ha? Oh, ha? At ilinisin ko muna aking chopping board. Malansa kasi ang hipon kasi magpe-prepare pa tayo ng mga ibang gulay. Kailangan rin natin ng kinchay. I-chop din natin yan. Malasa yan. Need din natin ng sang or spring onion. I-chop din natin yan katulad ng ginawa natin sa kinchay. Naka po, may food processor pala. Pinahirap mo pa maghiwa ng mga gulay. Naknang, ewan ko sa'yo. Oh, ito yung sa ulo ng hipon. Gagawin natin, gigilingin lang po natin yan. At ang kukunin lang po natin dyan, yung pinakakatas lang po ng ulo. At wag na wag nyo sasama yung mismong ulo niyan. Naku po, delikado yan. May mga matutulis yan. At lagyan mo lang ng tubig para makuha ang katas. At ito na nga, nandito na tayo sa parte para gumawa ng mismong pati. Kailangan natin ang 2 kilong giniling, 1 kilong karne ng bitbit, yung kalahating kilong hipon na chinap natin, tsaka yung ginawa natin sibuyas, spring onion, and kinchay. Pagsamasamayan natin yan. At ito na yung ating skills, time chamometer, garlic powder, pamintang durog, yung favorite nyo, bechin, at yung Himalaya salt. Depende sa inyo ha, kung gaano kaalat. Paala na kayo. Kailangan din natin dito ng 3 pirasong itlog. Kung natin kakalimutan to, ito yung magiging binder natin. At lamasin mo katulad ng panloloko mo sa asawa mo. Maglalagay rin tayo ng fresh garlic, optional po yan. Sesame oil para sa aroma. At habang nilalamos mo yan at nakaramdam ka na ng kunat, katulad ng ganyan, pwede na yan, tingilan mo na yan, sobra na yan. At habang nagmimix tayo, nagpainit na ako ng kawali na may mantika. Mag-isa lang tayo ng bawang, sibuyas. At mag-add lang tayo ng pinaghugasan ng bigas from Pantabangan River, province of Nueva Ecija. Maganda dyan, sarap puntahan yan. Add tayo ng cubes, depende kung gusto mo baboy o hipon. At yung kaninang ulo, ilagay na natin. Katas lang ang kailangan natin dyan. At habang hindi pa kumukulo, oras na para gumawa ng bola-bola. Depende sa inyo kung gano'ng kalaki ang ilalagay nyo. It's up to you, man. At mag-a-add na naman tayo ng pampalasa, paminta, yung ayaw nyo ulit, bechin, magic granules, patis to taste, pwede rin asin. Ilagay na ang miswa ayon sa dami ng iyong nilagay na tubig. At huwag masyadong marami, baka sumobra lapot naman. At kapag paluto na, ilagay yung natirang spring onion. At yan, luto na po yung ating miswang bola-bola. Pero kung tawagin sa nabotas yan, ay bawan. Hindi ko alam kung bakit yun ang tawag. Sige na nga, babay na. Wew!